Is anybody out there? Oh, hey. Good morning. I'm here in front of a kakio tree. You know why? I picked some leaves from this kakio tree. You know what? You will know later on. Back to my channel. You're most welcome. Today, we are going to cook a delicious Filipino merienda. That is really something looks delicious to the bite. Ito ang tinatawag namin sa mga Bisaya na binuylos or banana with grind rice. So, napakadali lang ito. Simple lang ang pagluluto at saka simple din ang ating mga ingredients. Dalawa lang ang ingredients natin. Itong ripe banana at saka itong grind rice. So, dalawa lang ang ating ingredients with the aid of this kakeo leaves. We can do our cooking. Binabalatan muna natin ang saging para makuha natin yung kanyang laman. So, babala, mag-ingat sa pagkuha ng saging ha. Sa pagbabala, mag-ingat. Kasi gumagamit tayo ng kutsilyo. May mga saging na hindi pwede natin gawing binuylos. Yung matitigas pa. Yung hindi pa gaano hinog. Mas bastante kung ang gagawin mong binuylos ay yung hinog na. Hindi naman lata. Para pag durog natin ito ay hindi tayo mahihirapan. So, ito yun guys. Meron na tayong saging na binabalatan. Ngayon, dudurugin natin ang saging sa pamamagitan ng pagbabayo. Dahan-dahan lang ang pagbabayo natin. Ha? Huwag bilisan, ganyan, huwag bilisan. Dahan-dahan lang. Total, ito ay madudurog din sa kalaunan. Huwag bilisan kasi baka tumilamsik ito at wala na tayong magagawang binuylos. So, dahan-dahan lang, isa-isa, dalawa. Tatlo. Ganyan na nga guys. Dahan-dahan lang. So, bayuhin mo ng maigi para walang siyang parang buong-buo. Kinakailangan na pinong-pino ito at lata na. Ganyan lang. Bayo. Pwede ka kakanta para hindi matuluyang parang mapupuyat. Ganyan guys. Ngayon, pag puno na ito, lalagay natin dito sa sisidlan niya. Then, bayo ka naman hanggang maubos mo ito. Tandaan lang ninyo na ang pagkagawa nitong binuylos ay masasabi natin na kinahiligan nating mga Pilipino at masaya tayong gawa ng mga pagkain.
Okay. Lapit na nating maubos ang pagbabayo nito. Okay. Yan na. Ito na ngayon ang nangyari sa ating binayong saging. Ito na, guys. Tingnan ninyo. Dalawang sipi ito ng saging. Kaya, sa dalawang sipi, tansya ko lang ito, sa akin lang to, maglalagay lang ako ng isang tasang ininig na bigas. Isang tasa lang. Kasi pagdamihan mo, wala na. Matigas yung makakain nating binuilos. So, pour mo lang dyan. Dahan-dahan. Tapos, halo-halo. Dahan-dahan lang. Tapos, lagay. Halo. Haloinin yung maigi para di na makikita yung giniling na bigas. Oh, lumalapot na siya. Masarap na yung bigas, guys. Kasi crispy siya pag naluto na. Crispy. Yun ang naka advantage sa bigas ang ating ihahalo dito. Pag wala kayong giniling na bigas, may alternative na naman. Yung flour. Flour, especially yung cassava flour. Pero mas masarap kung giniling na bigas. Ito na ang nangyari natin sa ating bigas. Kaya, bakit tayo kumukuha ng cacao leaves? Ito ang ating pananggalan. Dahil, itong cacao leaves ay mas mainam ito na ito ang ating paglalagyan. Kasi, madali lang itong mag-slide pag inilagay na natin sa kumukulong mantika. Bakit malapad at mataas? Para may mahahawakan tayo. Kasi pag tilamsikan tayo ng mantika, ay nako. Ano kayang mangyari sa ating balat? Ganyan lang. Katamtaman lang ang ilalagay ninyo. As long as it will not spill in the leaves. Ganyan. Pwedeng meron kang mga design or bilog or parisukat or ano pa. Basta sa akin, ganito lang. So pwedeng lakihan mo, pwedeng liitan sa gusto mo lang. Gusto mo lang mangyari sa maluto mo ng binuilos. Nag-prepare tayo ha. Para katapos nito, prituhin na natin ito. At masaya na tayong magkakapihan na naman. Ito na ang nangyari sa ating inilagay na mixture sa dahon ng cacao. Ito na oh, ito na sila. Iba't ibang laki lang ito kasi wala tayong sukatan eh. Hindi naman ito ipinagbibili. Kinakain lang namin ito pang snacks namin ngayong hapon. So pag meron tayong sukatan or nagtitinda tayo, meron na tayong sukatan para hindi naman tayo malugi, di ba? So tingnan niyo yung mabuti. Wala na itong dulo ng dahon. Kasi kanina may dulo ng dahon pa sa paglagay. Bakit gugupitan ang dulo? Para pag pinirito natin ay ito ay madaling mag-slide. Madali na nating kunin at magkatipid din tayo sa ating mantika. Kasi ito ay maprito din ito sa mantika eh. So ganyan guys, ha?
gupitan nyo lang ng mabuti. Ngayon, magluluto na po tayo. Pero bago tayo magluto, kinakailangan na nakabang na dito yung ating mga kagamitan para hindi na lang tayo baka masunog pa yung ating lulutuin. So nandiyan na ang ating mga kagamitan. Kasalang na natin ito. Ganyan. Okay, dito. So, ipagsunod-sunod nyo lang para hindi sila mag-congested, hindi magkapatong-patong. Ito. So, pwede, depende sa area ng inyong kawali kung ilan ang inyong ilalagay. Ganyan po. Tingnan ninyo, makulo at ito, malapit na itong mag-itat sa kanyang dahon. Yan po. Binaliktad natin para hindi tayo mahirapan mag-detats. Maya-maya, mag-detats na ito. Yung apoy natin, hindi lang masyadong malakas para hindi masusunog. Huwag lang tayong magmadali kasi mainit itong ating ginagawa. Yan na po. Then tayo na lang nating maging golden brown ito para magkakain na tayo. Tandaan ang apoy ha, hindi masyadong malakas. So, 30 minutes from now, makakain na tayo ng binoylos. Heto ako ngayon. Hey guys, ito na. Ito na ang ating nalutong binoylos. So, tingnan ninyo ang texture niya. Golden brown. Tsaka, lutong-luto ito na natin. Makin lang yung mabuti. Lutong-luto. At crispy. Crispy. Sarap. So, tip ko lang sa inyo, pag malakit na siyang mag-golden brown, hinaan nyo ang apoy. Hinaan nyo para hindi siya masusunog at maluluto ang loob niya. Kasi iba-iba kasi ang paglalagay natin dito sa dahon. So yun lang ang tandaan ninyo. Basta malapit na siya mag-golden brown, hinaan nyo lang ang apoy. Kasi pag nilakasan mo yun, I'm sure masusunog at mangingitim. So hindi na masyadong masarap kainin. Kaya huwag na itong sugar kasi makabis na ito. Kaya mga guys, hope that you have something na natutunan ninyo dito sa ating presentasyon na ito. Maraming salamat po.